sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagana ang ani mataas na kita, maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Mangingisda, sigurado
sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Eto na naman po ang programa ng Bureau of Land Industry. Programa para sa lahat ng mamamayang Pilipino, mga magsasaka, mga agriculturist na patuloy na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Ito ang programang Balitaan at Talakayan, Balitaktakan sa Kaawanihan, mga impormasyon patungkol sa agrikultura, programa ng Department of Agriculture, Bureau of Land Industry, mga isyo, problema, aming sasagutin at aaksyonan dito sa isang oras na mahalagang balitaan at talakayan. Ito ang programang Balitaktakan sa Kaawanihan. Okay, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang oras na naman po ng talakayan at balitaktakan dito po sa inyong nag-iisang programa, Balitaktakan sa Kaawanihan. Ito pa rin po ang inyong profesor, si Sir Tolitz. Kasama pa rin po ang inyong hydroponic boy expert, si Kuya Diego. At ang inyong pong nag-iisang boss, Boss Noli Garcia. Ngayon po ay nag-imbita po tayo ng isang eksperto dahil po sa real sa demand ng ating mga halaman. Dahil ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay general plant propagation. Ito po yung paraan ng pagpaparami ng halaman. Yan pong man ay mapapuno, gulay, ornamental plants, at iba pa na gusto nyo pong matutunan na paramihin ay ating pong tatalakayin. Sa lahat po ng sektor ng agrikultura, mga magsasaka, backyard grower, urban grower, mabuhay po kayong lahat. At ngayon po, Boss Noli ay balik probinsya. Pagkatawag natin, balik probinsya na yan, ayan po ay nagkaroon po ng pagkakataon na makapagtanim yung ating mga uwi sa probinsya. Dahil dyan po, yung supply and demand, katulad po ng mga nursery, nagkulang po yung kanila pong mga pananim. Hindi sila makalabas, hindi makapag-propagate. Mm-hmm. Dahil naman po sa demand, yung ating na-stress, nagkaroon ng anxiety ng mga urban dweller dyan, gusto na nilang magbuhay probinsya. Kaya nga kung mapapansin nyo, nabaling doon sa ornamental plant yung kanilang time na magtanim. So ngayon, ay nag-imbita po tayo ng isang eksperto. Yan po ay sabi nga yan ang buhay po ng ating pong mga negosyo sa larangan po ng pag-aalaman. Yung propagator. Dahil alam mo, Sir Noli, Sir Diego, wala pong mabuhay yung pagtatanim kung wala pong nagpo-propagate. Ano po yan? Okay. So ngayon, ipapakilala na po ni Sir Diego, yung mga nakakakilala, ito po na sa aking tabi, yung aming pong partner ni Sir Noli sa pag-lecture, sa pag-propagate, ang nag-iisang, Sir Diego, pakilala mo ng ating guest ngayon. Siya po ay isang farm foreman, plant propagator at lecturer nga po kasama ng Sir Noli. At 20 taon na po siya na nagsaservisyo sa Bureau of Plant. Siya po ay walang iba kundi si Sir Roland Villa. Palakpakan natin, welcome po natin si Sir Roland. So si Sir Roland po ay talagang pinahahalaga ng Bureau of Plant Industry dito po sa aming nursery. Siya po ang nag-iisa naming majete. Kahit po tulog yan, alam ka na para ng pag-grab. Kasi alam mo, Sir Noli, marami po na agriculturist, hindi na lahat, iba-iba po yan, meron tayo sa papel. Meron po tayong sa hands-on. Yan, marunong po ng mga technique. Pero ito pong ating kasamang ito, simula pa po nung luntiang Pilipinas ni Senador Legarda. Legarda, buhay na po ito si Sir Roland. Siya po ang nag-iisa po doon na kasama, yan, ni Sir Noli, nang mag-execute ng tinatawag natin luntiang Pilipinas. Ngayon, bibigyan na natin pagkakataon, batiin mo po with your dialect po yung salita ninyo sa inyo sa summer, yung ating mga manonood ngayon, Sir Roland. Welcome po sa aming dito po sa ating talk. Ito.
So, Sir Rola, pakibati mo na yung mga kababayan mo. Now, mga kababayan, ito ay dapat ano niyo itong paghalaman. Kaya ng mga plant propagator, hindi lang na pagtatanim ng buto. Ay, kung magtatanim ko ng buto, eh, medyo matagal. Pero kailangan natin pag-aralan yung natawag na clip grafting, unbudding, cuttings. Cuttings, yun. Yan. The most rapid way of grafting. Para madali na mapag-harvest kayo. Oo. Dagdagan ko lang yung sinasabi ni Sir Roland. Talakay po natin kasi propagation. Ano po bang ibig sabihin ng propagation? Ito po yung pagpaparami ng halaman. Kunwari po, meron kayo, binigyan po kayo ng isang halaman na birerir, kumbaga nag-iisa na lang siya. Hanggang baka ngayon, paano mo siya pararamihin na nag-iisa na lang siya, wala siyang buto? Yan. Isa po yan sa kanyang advantage, sa sinasabi niyan ni Sir Nolit. Preservation, natalakay po yan natin. And then yung collection and preservation, yung mga pawalan ng variety, kailangan natin i-preserve. At isa po dyan, Sir Roland, ano ba masasabi yung mga pawalan ng variety, yung mga indigenous or endemics? A sample po nito, Roland. Ano po? Meron ako nakikita. Anong alaman po ito? Kaya mabulo, nawawala na. Ah, mabulo na po. Tayo, kasi meron lang ano yan eh. Meron tayo tayong tinatawag na seedless. Pabulo. Nababulo. Walang buto. Walang buto. Parang seedless lansones. Ngayon, paano mo siya ngayon paralamin? Wala na siyang buto. Yan ang isa kasi sa mga worry ng mga galaman. Kung paano nila paparamin. Not very timely nga naman ito, Sir Torrits, na itong propagation topic na to, malalaman ngayon ang ating mga kabaltaktakan kung paano nila paralamihin yung halaman nila na satisfy lang. Mas madali po nilang pakikinabangan. Hindi na sila magtatagal ko dahil kung magagaling sa buto. Tama ang sinabi Sir Roland. Kung magagaling ang sa buto, kung sakali, eh, tatagal ang paghihintay nila. Oh, baka lolo na sila, hindi pa nagbubunga. Katulad po ng mga lansones. Kasi meron din mga halaman, tinatawag natin may lalaki at may mga babae. Yes, meron silang karakteristik ng male and female. Tatalakayin natin yan. At yung mga nasa bahay po, mag-comment po kayo. Mag-chat po kayo ng mga problema ninyo. Huwag lang po yung problema sa pera. Yung mga tungkol po sa ating mga paghahalaman. Dahil po, ito po. Eh, Sir Torres, kung problema sa love life, wala rin tayo matutulong sa kanila. Kaya po yan, Sir Rola. Mamaya, dadako tayo sa love life ko, Sir Rola. Sir Rola. Parating tayo na pagpapira dyan. Money maker na po ito. Ang pinupunto ko lang po dito, yung tinatawag natin containerized. Dahil hindi lang po yung mga gulay ang pwedeng ilagay natin sa container. Yung mga prutas din po. Katulad nito, Sir Rola, dito po ay kalamansi. Yung kalamansi po, citrus family, nabubuhay po yan sa maliliit na espasyo. Ano pa po yung pwede na nilang itanim? Bukod dun po sa kalamansi, ano mga prutas ang pwede na ilagay sa mga paso? Sige, Sir Rola, bigyan natin sila ng informasyon. Ito eh, yung mga lemon. Lemon. So, citrus family. Pomelo. Pomelo. Ano pa? Orange. Sa citrus family. Ano pa? Yung iba pa, Sir Roland? Atis, siguro pwede. Pwede natin. Ano pa? Pwede naman yung mangga. Kasi ilagay mo lang yan sa malaking gram. Pwede yan. Ano pa, Sir? Ito, mga mabulo. Yan. Kahit lumalaki sila, basta mga nakakasod lang. Hindi dyan na sila lumalaki. Yeah, true grafting siguro another. So simulan na natin yung ating tinatawag na demonstration at unti-unti pa explain naman Sir Nolly yung advantages and disadvantages ng ating pagpapropagate. Ang propagation po sa general, nag-i-start po yan sa seeds. Sabi nga, ang buhay po ng ating tinatawag na agriculture ay yung tinatawag na buto. So Sir Roland, magsasample tayo yan. Paano ba tayo simula na anong bang nagdala mo dyan na buto? Ayun, may mangga tayo. Mangga. So, pagpapanaw ng mangga, sige, padaan natin si Sir Roland. Paano yung pagpaproseso ng buto ng mangga? Yan, so sa mga nanonood po, ito po ay mangga ng anong klase ng mangga po yan? Ito po ay manggang karabaw. Karabaw mango. Yung buto. So, kailangan natin ito. Mahitanim muna. Okay, sige. Pero hindi tayo magtatanim na nakaganyan lang. Akala nyo, porque wala nang laman, pwede na natin itanim. Okay, pero mayroon pa tinatanggal. Itong
ginagawa yeah, po ni Sir Roland ay tinatawag na dehusking. Dehusking o yung pagtatanggal po ng balat. First layer na cover ng seeds. Yan. Oo. So nakuha po natin yung kanyang pinakaraniyan. Oo. Yan. Kasi ito, explain ko lang kung bakit dinihas, binabaltan ito. Kasi ito, kapag ito'y tumubo, mga kabaltaktakan, nagkakaroon kasi ng dalawa, hindi lang isa, o kaya dalawa o tatlong seedlings na mapuproduce nito. Tinatawag yan sa na polyembryonic. Polyembryonic na buto. Buto. Uh-huh. Magtataka kayo, kikita yeah, nyo rito, dalawa sila. Kikita nyo mga kabaltaktakan, isa, dalawa, tatlo ang tutubo diyan. Kaya kailangan po natin siyang at the same time, kung bakit natin tinatanggal yung has para po mas madali po siyang tumubo. Kasi pag naka-has na nito sa toilets, ang tagal bago siya tumubo. Maghintay ka ng ilang linggo. Minsan, kasi minsan nabubulok siya kasi gawa na nag-absorb ng moisture ito, kaya nabubulok itong seeds. Okay. So, Sir Roland, continuous tayo. So, titignan natin ang pagtatanim. Gaya niyan, hindi natin pwede itihaya. Kailangan nakataob siya. Okay po. So, ang ating pong lalim niyan is 2 to 3 times the size of the seeds. Hindi po natin yung ibabaw ng mga. At ang composition po ng soy, anong klase? Yan, halo. Halo ng carbonized soil. One part daw ng carbonized rice soil. May kain ng baka. Yan, compost. And then, compost. Garden soil. So, yung pang combination, garden soil, compost, and yung mga drinking water. So, material. After 18 to 20 days. 18 to 20 na. Days. So, ano na po siya? Lalaki na siya. Ganito. 18 to 20 days. So, pwede mo na siya tanggalin, paghiwalay-walayin mo. Pakita natin, Sir Roland. Gaya nito, yung sinasabi ni Sir Noli, na pinaghiwalay-walay. Kasi yan isang buto, may tumutubo, 5 piraso, hanggang 3, 4. So, para makarami tayo, paghiwalay-walay natin ito. Yeah. So, pwede pala yung gawin. Basta pwede. Meron siyang taproot. Tapos, naka-ready na kayo, mga pagtataniman. Iiwahiwala. Ang mga prutas po na merong fully embryonic characteristic ay katulad po ng avocado, lemon. Ito, pwede na ito, Alice. At ito pong mangga. Yan. Yung source ng food niya na yon, pwede na raw pong iiwala. Yan. So, after how many days or month naman para mag-wrap siya? Para mag-wrap. After 3 months, pwede na yan. Saan po ito ilalagay sa roller pagka yun ang transfer na natin? Kahit sa medyo lilim siya. Okay, shaded areas siya. Opo. And then, so magka-count ka ng ilang buwan? 3 to 6 months yan sa Sartoris. Oh, 3 to 6 months. O, pwede almost na hanggang na nakalaki yung Sir Roland. Gumagalito na. O ganyan. Yan. So, hindi natin. Tayo nagsusunod na 3 tick. Kailangan mga 2 to 3 tick. Pwede na natin bilhin kasi hindi naman lahat yan na ano natin. O, pwede silang bumili na mga ganitong karakteristik. Pwede naman magpatubo ng patubo ng garipo. Yan. So, yung mga nasa urban area, tuturuan po kayo ni Sir Roland kung paano maging dwarf yung inyong pong mga mangga using po yung tinatawag na cliff grafting. So, sa mga manonood, yan po, ito yung proseso ito na, no? Yung tinanim natin after sa 3 to 6 months, ito ang So before yan, sir, mag-start muna tayo sa mag-ano muna tayo kung paano pa ang pagkukuha ng idudugtog mo dyan. Okay. Okay. So, yung kapakita natin yan kung paano tayo kukuha. Isaset na sa'yo muna natin ito. Okay. For example, Sir Roland, ito yung nakuha mo nung... Yan, sir. For example, mga, Sir Roland, pipili ka muna ng mangga na... Namumunga. Namumunga. Okay. Ang unang requirements natin dyan, di ba? Tapos, titignan muna natin kung ang mangga na ito ay... matatamis. Matamis, malalaki. Kasi hindi ka basta kukuha naman siguro ng sayon o idudugtong dyan na hindi mo alam ang karakteristik ng alaman na yun. Para ba yung nandiligaw ka doon sa asawa mo ng araw, di ba? Kinikilala mo muna yung asawa mo. Baka siya matapang, ano? Baka nandiyan dito yung ating mga nanonood. Yung sinasabi po ni Sir Nolet ni Sir Roland na variety, klase po yun. Katulad sa saging,
Merong saba, lakatan. Yes. Dito sa Mangga, ano yung karaniwang popular variety na nakakain natin? Carabao Mango. Yung Carabao po, marami pa klase yun. Yes. Gimaras. May export natin. Gimaras. So ano pang mga Carabao Mango na meron tayo? Lamaw. Lamaw number one. O, saan ang Lamaw? Yan pa yung lugar sa? Bataan. Bataan, kung saan na-discover yung Mangga. Meron tayo Sweet Elena. Sweet Elena. Saan naman po yung Sweet Elena, Sir Roland? Galing Sambales. 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 Yeah. Yan. So doon galing itong mga father plot na kinuha na natin ang ito galing sa yun. Galing Bataan to. Galing Bataan. Pero meron na tayo na sa Bureau Plot. Oh, meron na. Okay. Meron na. Okay. Tapos, Sir Roland, nakakuha ka na. Kunwari, ito na. Anong step na gagawin natin para ma-preserve natin itong mga sayon? Gaano kahaba? Kahaba. Explain, Sir Roland. Explain mo kay Sir Roland. Ito, may isang danggalan. Ganito, kinuha na natin. Tapos, titingnan natin yung mga bad eye niya. Yan ang kukunin natin. Hindi tayo kukuha ng mga pipit. Bakit inaalis, Sir Roland, yung dahon? Para natin i-graph na dyan. Ah. Kailangan alisin yan. O, kasi hindi ka naman talaga Sir Roland makakapag-graph. Saka, isa pa kasi, kaya tinatanggal ni Sir Roland yan. O, sige Sir Roland pa. Madagdagan ko lang siya. Kasi kaya tinatanggal yung dahon na ito para ma-minimize po yung absorption ng ano. Yung loss ng moisture. Ng carbohydrates. Oh, yes. Kasi kapag ito po ay naka-down-down siya, yung carbohydrates content po nito, mapipreserve niya. Hindi magagamit ng dahon. Yes. Kasi as long as yung dahon niya ay green, palat pa siya. Green pa lang siya ng ganyan, right? Yes, sir. Nakakabit na ganyan. Yung pagkain niya na akit doon sa taas, kukunin pa rin dito niya. Mag-evaporate. Kaya madidelay yung kanyang pagtubo. Tubo. Okay. Ngayon, kung tinatanggalin natin siya, yung cardboard konti niya dito, mamumuan niya, masisib niya, para tumubo siya. Kaya tinatanggalin natin yung dahon. So, pahihirapan ka pa namin sa roller. Bago po ba yung i-graph, gaano katagal siya kung galing sa ibang lugar? May proseso ba tayo? Pag-explain mo. Ito, pwede natin ipadala ito. Ang bawa ito, nanggaling ng Davao. Davao, sige. O, Gimara. Sabi natin Gimara. Tatanggalan natin ito. Kaya nito. Ito, kung halimbawa ipapadala natin, tanggalin natin ito. Yes po. Yan. Ah, pwede rin pala. Pwede ganyan. Pagdating dito, ito na gagamitan mo. Rolling shear. Katapos niyan, Sir Roland. Kunwari, marami na. Oh, marami. Marami na. Kunwari, marami na. Ito na, marami na. Gusto ko kasi magtanim na ito sa balot. Pwede na ito balot sa dyaryo. Masang dyaryo? Kadalhin mo doon sa Luzon. Sa Luzon, Balot mo ito. And then? Tapos basahin mo. Papasahin, pwede. Okay. Tapos ibalot mo sa plastic. Pwede rin. Tela, sir. Pwede rin. Pwede rin. Okay. Pwede rin. Pero kung walang tila, dyaryo ang plastic. So, gaano katagal magdalas? Kasi ngayon po, delay. Pwede ito, limang araw. Five days. Okay. Basta basa lang, yan, so, any kind of sayon po yan, sir. Sayon so, pwede pala tayo kumuha sa ibang bansa. Pwede. Okay. Kaya nakakapag-collection tayo sa kanila. Sa neighboring country. So, diretso na po tayo sa Roland. So, na-prepared na tatin yung sayon. Pupunta na po tayo sa mga gamit muna. Ano ba yung mga karaniwang gamit na kailangan sa pag-graph o sa pag-start? Dahil yung muna kailangan... So, kailangan may budding knife tayo. Yan, budding knife. Budding knife. Pakita natin yung budding knife. Parang mamahalin ang budding knife mo sa Roland. Cutter po, pwede po ba tayong gumamit ng mga cutter? Pwede rin, pero pag maramihan, kailangan ng budding knife. Kailangan talaga itong budding knife. Next. Saka ito. Pruning shear. Okay po. And then? Pangatlo, itong budding tape. Budding tape, okay. Yan, kailangan din natin to. O baka grafting tape, kasi grafting yung isikip ni Sir Roland. Pwede rin. Pwede rin. Parang okay. Meron ka pong nakakalimutan dyan, Sir Roland, yung pinaka-importante sa lahat. Oo. Yung pang-protection. Nasaan yung pang-protection mo dyan? Walang condom. Kailangan din to.
Ice candy wrapper. Mm. Ito yung? Saan sabi yung sartori? Parental guidance. So, yung ice candy wrapper. Nabibili na ito sa tabi-tabi. So, mura lang po ice candy wrapper po sir ng gusto. So, alternative po dito sa ating malit, eh, kung wala, pwede po kayong gumamit ng mga tasty. Pwede. So, yung mga plastic, yung mga ganyan, pwede rin yan. Apo. Basta siya ay elastable. Mga elastic. So, start na po ni ating guest ang procedure ng grafting. Ang kanya pong gagawin ay, ano pong klaseng pag-graft po yan, Sir Roland? Pwede tayo magdugtong ng double stop or single. Single, and then ito gagawin mo ay flip grafting. So, ipapakita na ni Sir Roland. Ng flip grafting. Ito po, ang ilad po nito from sticks ay almost 3 to 6. Six months. Almost pencil size na po siya. Ballpen size. Pencil size. Equal to the size of the scion. So, saan sila po? Saan gagamitin natin? Yan. Takat yan. Beware ang mga kabaltaklakan natin, mga muna, expert lang muna ang gagawin ito kasi baka kayo ay masugatan. Sa ngayon po, wala pa tayo nabibiling expert parts ng mga kamay. Sa ngayon, yung betadine at saka muna, alcohol ang mapibigay namin sa inyo. Sa mga bata po, patnubay ng magulang, kailangan. Saglit ang sarol, ipakita natin, meron po siyang almost 1 inch. Doon po siya sa cross-section, pagkita po natin sa camera, ng ating pong root stock. From the word itself na root, doon niyo po kinat. At yun po ay may tatlong region. Siya po ay hardwood, nandun po kinat niya sa semi-hardwood at soft wood yung pinakagitna. So, in between yung hard and yung soft, doon po yung pinaka-active part. And then, nakat na po natin downward. Tinatawag sa yun ay magkakat tayo na 1 inch din. Oh. Yan ang itinatawag na V-shape. Okay. V-shape po yan. Galing ito po wow. Sa... Yan ang galing mas. Alam yung variety. Okay, yan ay yamaw daw po. Ito naman po ay galing sa karabo. Karabo po ginagamit namin dahil mamatay man po itong ating sayon, karabo pa rin po ito. So ito, na budding tape ay galing natin dito. From the lower portion, pataas. Yan. Puro lang dito, may tikita. Okay. So sa mga baguhan po, ito yung technology, isusupport nyo first yung kanyang connection sa gitna. Huwag nyo pong itataas dahil yung mga matatagal na po. Kasi ito dito, yun ang inaalis natin. Dinidiretso lang niya. Meron naman akong ano, Sir Tolis, may mapakita kong isang technology pa. Awesome, sir. Na pwede nilang gawin yung mga beginner. Hmm. So, kailangan na din natin balutan ito sa taas. Okay. Sa taas. So, grafting is a form of breeding to different individual ang magigipong dominant yung pinakamataas. Yung nasa taas, kung anong quality nandun, yun po ang ma-i-inherit nitong mga. Alaman natin kung paano kung matibay ang pagkatali. Yan. So, meron na po yung connection. Pero, hindi po lahat ganun pong ginagawa dahil kung malaking plastic yung mapupunod yun. Pero ito po sa mga school, so, sa mga din natin contest, ginagawa yun. And last, yeah. Ano naman po yung role ng ating ginawang paglalagay po ng ating protection? Yung role yan para hindi mabasa yung tinadugtungan natin. Pangalawa yung moisture nga. Ma-preserve. Preserve itong sayon. And at the same time, sir, yung ating pong mga other insect like yung ating mga bugs, pinapasok po yan, kinakain. So after 18 days to 20 days, makikita na ito. May sample po ba tayo dala dyan, sir? Yeah, okay, pakita na yan, natin. Pinanggat mo. Ayan. Ito. Okay. Pinanggal na kanina kasi nakalimutan natin yung escondi natin. Bakit ang ating mangga naging lasonis na? Inalis na natin ito na ano na? Mubo na. Okay, so ilang days na po ito? Ito ay mga 18 to 20 days pala ito. Okay, 18 to 20 days. Buhay na po yung sprout. Indication na buhay siya. Pag ito po yung umitim, may sample ka ba dyan ng patay? Wala? Wala tayo. Pag umitim po ito, is patay siya. So, isa sa mga inaalis po, explain yung mo. Yung mga water sprout. Water sprout. Kailangan naalisin yan. From the lower portion of the graph, meron po siyang active part. Siyempre, buhay naman po itong root stock.
Nagdadahon po yun. Rinirimove po yun. Ano pa yung question, Lola? Para hindi mahirapan yung propagator natin yung magtatali hanggang doon sa taas. Minsan kasi, pwede rin. Nahirapan sila magtali. Ano pa ba ibang technique para hanggang doon nila, dito lang sila magtatali? Okay. Pakituro mo nga kung paano pa yung ibang technique. Okay, yan ang muna ni Stablis. Okay, so okay, after ilang days na? After 2 months. 2 months na po? From 18 days to 2 months, established na po siya. So kailangan natin i-remove siya. Okay. Bakit natin kailangan tanggalin yan? Yes, sir, kailangan natin tanggalin kasi ito kasi mga elastic na itong plastic natin, hindi basta-basta napuputol. So pag lumaki siya, masasakal siya dito. Katulad ito, parang... Posible siya mabali. Kailangan natin tanggalin. Take note po na isang indication na established na po siya kapag kawala na po siyang talbos. Yung kanya pong pinaka-upper portion ay green na green na po, ready po. Transplant na po sa individual hole kung saan niya siya itatanim. Take note ha, mga kabaligtaran, kapag nagtanim na po kayo sa permanent place, siguraduhin lang po ninyo yung dahon niya ay dark green. Wala nang talbos. Wala nang talbos. Pag-ibili kayo ng kananim. Kananim. At wala na pong balot. Makikita naman niyo yung grafted bag. Yeah. Ano yung pinagdumpungan? Yung connection niya. Okay. Yeah. Okay. So ito, ready for planting na yan. Mm-hmm. So ano pa yung mga tatandaan yung water sprout tumutubo sa baba? Ito yung mga water sprout na tumutubo, yung inalis na gaya kanina ni Sir Noli, yun ang tinatawag para yung pagkain niya, dire-diretso, ito lang yung susuportahan. Yan. So ito yung tinatawag po natin clip grafting. Explain po ni Boss Noli ang advantages ng ating clip grafting. Unang-una, ano sir po ang mga advantages? Ang advantages kasi ng clip grafting, Sir Tolis. Mm-hmm. Kunwari, for example, kapag galing po sa buto, kunwari, galing po sa buto nito, okay. Karaniwan po, umabot ng 10 years bago siya mabunga. Mm-hmm. Okay. Sa ginawa ni Sir Lolan, maghintay ka lang ng 5 years, balik ka lahati bago siya magbunga. Okay. At the same time, another advantage is para ma-maintain mo yung, ano, kumbaga, yung humidity ng produkto mo. Okay, for example, quality. For example, kapag yung kinabit mo dito ay quality, ang lalabas po ay quality din. Prototype variety po siya. Kaya napakaganda po na magpropagate po tayo through a sexual propagation. Dalawa na yan. Pangapat. Pangatlo pa lang. Sorry, nagano ko ng bilang. Pan-excited kasi ako mag-explain eh. Pangatlo, kapag nagtanim ka kasi, pare-parehas ang height niyan. Okay, uniform ang growth niya. Uh-huh. Kasi kapag galing sa buto, minsan nag-uuna niya. May malaki na, may mababa, tumataas na. Competition na, ano. Tapos, yung kanyang canopy, halos pare-parehas din lahat. Okay. So, advantage yun, nagiging namamaximize mo yung space. Yung kasi kapag sa isang hektarya, makapagtanim ka ng 100. Okay. Okay? Kapag galing sa buto, makapagtanim ka lang almost 50. Kalahati. Kasi kung gaano ka ng mga 20 meters by 20 meters ang distansya kasi nag-seeding siya. Kasi napakalaki ng canopy nito. Ito sa mangga na grafted, makapagtanim ka lang 10 by 10 lang. So, kalahati. Nagiging dwarf pa siya. Nagiging dwarf pa siya. Kapag nag-ano ka, kapag nagbunga na siya, yung maintenance mo, mas madali. Okay. Mas madali mo siyang maesprihan, mas madali mo siyang maakyat. Kung meron man na the branches doon, pwede mong makapagat. Yung mga cultural management. Yes. And ano pa po, wala na. Yun, yung mga ibang advantage kapag siya ito. Nandigal ko lang, ito po yung money maker dahil po pag grafted siya, dumudoble po yung price. So, Sir Roland, yung mga grafted po natin na Carabao Mango, magkano na yun ang re-range yung price? Ito, yung presyo natin ito is 33 pesos. So, sa labas siguro, mga Friday. Yung mga 75. Pag rinibag po ito, mas malaki. Mas malaki. Okay. And pwede po ito sa urban setting. Yes. Okay, next. Ano naman po ituturo nyo sa Roland? Anong double rock stock. Okay, double rock stock daw. Anong kahalaga naman po nitong pagdodouble rock stock? Pag nagdodouble tayo, mas mabilis lumaki. Aha. Saka mas matibay sa mga bagyo-bagyo siya. Curious lang po kami. Sige, execute na. Ano ba yung double na yan? Hindi double sa asawa, rootstock lang. Sa double sa alaman. Rootstock lang yan. From the rootstock, dalawa yung kanyang ugat. So, pag dalawa pong ugat sa baba, maraming nutrients siya masisisip.
O support lang po siya? Mas marami kasi dalawa ang puno ang nagsusupport sa kanya. Okay. Pangalawa yung ano niya. So same lang po yung ginawa ni Sir Roland, yung semi hardwood. Hinanap niya po yung pinaka-parehong pantay niya. Uh-huh. And so, then? Dapat natin, isa-isa lang, huwag natin dikitin kasi wala tayong pandugtong sa dalawa. Section pa rin po niya yung gitna, dalawa. Okay. So ito na mga gagamit natin, mga malaking ano. But napakalaki po yung sahin niya. Kasi kung idudugtong natin siya, okay, kaya ginagawa natin double din. Uh-huh. Mas malaki po yung requirement ng sahin. Ito, mahaba ito ha, pero mag-ano tayong mga... 10 cm. 1 inch lang. Okay. 1 inch all in cut. Yung weight cut, yung tawag. Kailangan yung... Cut. Manipis na manipis. So, insert natin ito. Yeah, kaya saludo po kami kay Sir Roland kasi alam niyo po ang propagator, it needs more than 10 years, sir. Na, alam mo, nung unang pasok ko dyan sa toilet dito sa bureau, yung boss ko kasi, si Mama Nieves Villandres. Oh, panunod siya. Ay, wala na siya sa mga kabilang, sa Bureau of Soil na siya eh. Okay. 10 feet na. Ang ginawa niya sa akin, pinapunta niya, pangpasok ko eh, pinapunta niya ako sa field. Inasign agad ako sa field. Tapos, pinag-grap niya ako ng ano, ng mangga. Hindi pa ako marunong mag-grap ng mangga noon. Yes. Buti na lang kami nakabuhay ako kahit dalawa. Wala ka sana ngayon sa bureau. Wala sana ako sa bureau. Pag wala akong nabuhay, wala ako sa bureau. Kasi ang challenge na sa, makabuhay ka lang ng isa. Tatagal ka sa bureau. Okay. Buti ka nakabuhay ko ng dalawa. Dalawa pa. Oh, tagal. Bago ka rin na-practice na ganyan noon, siguro it takes me 3 years to 5 years bago naka-perfect din ako. Yan ang sinatawag na lang. Double rock stock. Kailangan din natin gamitan ng ganito. Yan. So yung po yung double rock stock, and then paano po siya pag tinatanim sa roller? Pag nabuhay na siya, establish na. Kailangan malaki ang butas, tapos gaganyan muna sila. Hinihiwalay. Kasi pag nakadikit yan, didikit yan para mag-isang support. So almost 1 foot ang layo niya para mag-ipong support. So pwede ba natin itong dagdagan pa? Pwede rin. No? Multiple or triple root star? Kahit gawin mong ilan yan, basta bang patibay ang ano mo. Sa malaki na siya. Sa ito pong technology nito ay Diyos ko, Romali po ang nag-discover nito at ito po ay pinlaganap ni Kaber Nilsson. Until now, hindi pa rin po na-approve yung kanya pong quality kung ano ba talaga yun. Pero meron po mga nagsasabi na nagkakaroon po siya ng multiple bearing fruit of season. Pero today, ginapractice na mo yan sa Davao. Sa Davao po, pinapractice ito as rootstock ng combat phytophthora to combat phytophthora. Yung atin po kasing cacao, durian, and other fruit-bearing trees ay nabubulok kaagad yung kanila pong pinaka-primary root. Ang ginagawa po natin ngayon sa Davao ay nagagawa tayo ng tinatawag na multiple or double root stock. Yun po ang isa sa mga advantages na approved sa ngayon. Parehas ng cacao. Reminder ko lang din sa Rosotori, doon sa mga manunod natin, hindi porkit marunong ka lang maglugtong na ganyan yan, yun nga, buhay na. Buhay na. Hindi po yun. A series of, practice pa rin po. Kasi nung una po, sasabi ko sa ikitol kanina, hindi porkit nakadugtong ganyan, natalian mo na, marunong ka na, makabuhay ka na. Hindi po. Depende po rin kasi yun, kapag magka, di ba, for example po, ito po yung sayon nyo. Ayan. Makikita muna yan. Kikita nyo, yung pag-cut po, pinaka-importante yung pinapag-cut dito. Kasi kung hindi proper yung pag-cut nyo dito at pagdugtong ng ano, ng rootstock at saka yung sayon nyo, hindi proper yung pagdikit niya, hindi rin po siya mabubuhay. Kailangan talaga magkadikit yung ano niya. Kartolis, magkadikit yung ano, yung proper execution nito sa dito, yes. Kailangan talaga magkadikit dito sa kanya, hindi lalagpas po dito. Kaya dapat kasi, ang term po kasi dito sa katulad nitong lansones is graftable size. Dahil wala pong pencil size na sayo ng lansones.
Tandaan niyo po na ang lansones, durian, at ito pong rambutan ay hindi po pwedeng pencil size. Katulad ng mangga. Pwede po yun sa mga kakao, ganun kalaki, at saka sa itong tawag natin mangga. Kasi tingnan niyo po, ito po ay lansones. Hindi tayo sumusunod ng anong mga klase niyo. Oo. Dapat po sa lansones is equal or graftable size. Mas be equal yung kanyang sayon sa kanyang rootstock. Sentego, may tatanong ka sa ating expert. Wala naman po sa ngayon. Napagdaanan niya ni Sentego. Anong na-graft mo nung nag-aaral ka, Sentego? Ano, mangga. Ah, mangga rin. Nabuhay nga. Kilala kasi ang mangga. Kasi dito, turuan niyo siya sa Rolan sa Lansones. Inaalis po yan dahil hindi katulad ng mangga na walang sanga. Ito po lahat nagsasanga. Sige, ipakita mo si Roland. Ang pwede kakao? Pwede natin ito alisin. Parehas ito ng kakao. Kakao, ano pa po yung mga nagsasanga sa... mga citrus. Dahil delikado pala gumamit ng kutsilyo. Ako po. Makakatulong po bang gumamit na lang kung may suot na gloves o baka... Mas delikado. Pero ito, hanggang dito lang yan. Kasi ito mga... Itatang natin mo ako. Itatang pa lang. Okay. Sir Roland, ang question po ni Sir Diego ay delikado ba kung nakaglabs ka? O mas maganda? Ay, pag nakaglabs, medyo wala kang control. Yo, isa yun. Si, lalo na po sa lang, 60 na ang gagamitan mo pag nag-ano ka. Bawa ito, sibling. Ito na yung tinuturo namin na maging safety ang tinuturoan namin kung paano mag-slice. Ganun na. Ilan na po ang dumugong hindi mo mag-replace. Pag gumanong ka, yan. Pag dumiritso, ito ang mga hihiwa. Marami na kami dito. Yeah. Ano mga... Napakarami na pong pinadugong kamay na estudyante, Mr. Rola. Ito po ang advice namin, yung pinutol po ninyo na sanga ang pagpapraktisan. Huwag po yung sayon. Dahil ang sayon po'y napakalaga. Itong pinagputulan nyo, pakita nyo si Rola. Para matuto na. Pator matuto gumawa ng weeds na, huwag po yung sayon. At ito, pinagputulan niya. Pinagputulan niya ito. Diyan po kayo mag-cut ng mangga. Ito ang magsasanay kayo kung paano mag... Defoliate. Kailangan hindi masisirain ang bad eye. Yeah. Tapos ito ang pagsasanayan nyo ma... Gumawa ng... Yung bisip na slice. Okay. Yan. So ito kasi mga basura na po itong pinagputulan niyo. Yan. Hanggat ma-perfect mo yan, kagaya niya na manipis na manipis. So ibig sabihin, posibilidad siya mabuhay. Okay. Bago mo siya i-insert dito. At yung dagta po ay napakahalaga. Huwag niyo pong pupunasan. Huwag niyo ilalagay sa lupa. Oo. Kasi yung dagta po, yun po yung nagdudugtong. Nagkukulit po dito sa bark niya between the sayon and the rootstock yung dagdag. Yan. Kung saan ang sugat niya, ganyan lang din. Yan. Kasi ibig sabihin, magkalapat sila dito. Walang kawang. Kasi yung explanation lang po, kasi yung cambium layer niya between the rootstock and the sayon, kailangan po magmamatch. Makikita niyo po, yung green niya at saka green po dito, yan, magmamatch po siya. Kasi yung cambium layer niya po yung green at saka ito, yung po yung magdidikit. Yung nasawag ni Sir Tolis kanina, yung dagta, siya po yung parang rugby. Para yung union ng sayos niya, magdikit po siya. Para yung surgery, ma-ano siya ulit. Magkakaroon ulit ng panibagong balat. At take note po na yung kanya pong pinagdugtungan ay kailangan ma-heal. Yung pinatawag natin formation ng callus, mamamaga po ito. Huwag na huwag niyong aalisin na hindi pa po yun na form ng callus or part. Ay, pagkita natin. Yun yung parang na bumubuo. Dahil pag kayo po ay hindi pa nakadugtong, sayang po kahit buhay na mamamatay. Mamas, mababali siya. So, yung other principle of grafting, kapag pwede po yung pagsamahin. Sa kapay sa doktor, pabalik mo ngayon. Saka isa pa kasi, huwag kayong maasa na kapag ito meron ng ganyan, buhay na. Alagaan po rin po ito. Kasi ito, sabi mo sa inyo kanina, active pa rin yung carbohydrates ni content nito, yung sayon. So nagkakaroon po siya ng panibagong sprout. So ibig sabihin, buhay na, tanggalin. Hindi po. Masasabi nyo lang po na buhay siya after
One month or three months, makikita nyo lang po siya, ay buhay. Makikita nyo lang ito. Pero kapag ganito pa, hindi ko pa kayo sure kung siya ay buhay, hindi. Okay. Nasa, hindi kumbaga, huwag din po kayo bibili ng ganyang klaseng pananim dahil 50-50 lang survival o baka mas mamatay. 50-50 baka nasa hospital dyan sa class. So, next po natin is yung principle ng same family ay pwede po pagdugtungin. Always remember na dapat magkapamilya. Katulad po nito, bibihira po itong ginagawa. Ati Muya. Ati Muya is a family of? Buya Banong, ates. Lahat na family, pwede naman. Kasi ang Kuya Banong, mahina ang rootstock. Okay. So pwede natin ang Ati Muya gamitin na rootstock. Yan, isa po yun sa principle, native po na rootstock ang ginagamit natin. Sa Kalamansi, ang ginagamit siya ay? Kalamundin. Kalamundin. O kaya yung isa pa yung pinaka the best na variety is yung Tripoli. Volca something. Yung ating lansones, yung ating pinaka Kalamandarin. Yan pala. Yung hulu variety, yung iba pang variety na maasim yung ginagawa rootstock. At dito naman po sa ipapakita ni Sir Roland, yung nga po ang advantage is same family pero ang rootstock niya ay ano ito, yung Ati Muya. Okay, ang kanyang upper portion. Ito ay Guyabano. Guyabano, so yan. So, ganun din, i-analyze natin sa plant grafting din yan. So kaya breeding talaga si Sir, it's a form of breeding na yung isang two different individual, also same family, but also same family, ay pwede mag-unite. Kaya meron tayo sa Diego, kung naririnig mo yung kamlong, Sa PBI Los Baños. Nandun lang sana tayo ng sample. Wala tayo napakita sample. Nandun sa Germany. Form din po yun na ating pong mapatibay yung ating kamatis at the time ng rainy season. Kumagamit po tayo ng lower portion niya ng talong. So, same principle. Ang naging advantage lang ay gumamit tayo ng mas matagal na Pag ganyan pala sa tulits, pag the same family, yung bang isang puno, dugtuan ko ng paiba-iba, pwede po kaya yun? Pwede. Yan, ipapakita ni Sir Lola. Yun po ha, isa po yun. And then, yung sinasabi ni Sir Noli, na, meron ba tayo itong sample ito, Sir Lola? Pero, pwede, kasi ito, halimbawa, pwede mo rin siya, anuhan siya ng... For example, sir, ito. Citrus tayo. Itong isang sanga pwedeng lagyan ng? Ng lemon. Lemon. Ito namang isa? Pwede lagyan ng Robita orange. O, orange. Itong isa? Kabuyaw. Ito lagyan ng coconut? Hindi pwede. Magkaiba yan. Saka yung pasto, yung famous, pumelo. Oh, pumelo. Yeah. Ito, yeah. Oh, okay. Basta family. So, anong susunod natin is marketing. What? Oh, baging. Ah, may baging pa tayo. Oh, so, sige, unahin natin yung citrus. Dahil man po ngayon ang kalamansi, isa po sa mga technology na mahirap din i-execute. Sa mga taga Mindoro po, ito po yung kanilang araw-araw na buhay. Dahil yan po ay Kalamansi, capital of the Philippines, citrus capital. Dito po nila ginagawa yung technique na tinatawag na bagging. So, ipapakita ni Sir Roland, yan. Ito yung ating sayon. Dito po parang sayon. Ayan, meron. Bad stick. So. Ito. Ito ay galing sa buto. Kailangan natin ito. Andaling muna ito. Okay. So isa pa siguro sa tourist, siguraduhin lang natin pag kumuha tayo ng ng sayon ng citrus, kung yung bad eye niya ay buhay o hindi. Active. So, ito ay galing sa lemon. Ito, ginawa natin rootstock. Kalamandarin. So ito naman ay gusto natin lagyan ng American lemon. Okay. So, nakaano tayo dito? I-slice ng kamte. So yung ginagawa po ni Sir Roland ay patch body kung saan po ay nagsusugat po tayo sa isang semi-hardwood part na kasimpong laki ng gagawin natin at kukuhain natin bagay.
Parental guidance lang po ah. Yung gagawa po nito, yung expert po muna. Huwag po muna. Baka po. So ito, ginagawa natin ito patch budding kasi napakamahal itong ano, steel cross. Pag nabuhay mo ang isa nitong badhay, natin magkano ano? Almost mga 65 pesos. Okay. Ay 66. 66 na. Sa bawat badhay. Ang advantage kasi nito, compared to grafting. Sa compared to grafting kasi ito sa budding, itong isang sahay na ito, na marami ka na may dudugtong. Meron pa na isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang rootstock na ang madudugtungan nito. Compare mo dun sa grafting, 1:1. Tama yung sinabi ni Sir Diego, 1:1. Ito, pwede maging 10:1 o 5:1. Pwede nga rin 2:1, double rootstock. Yeah, pwede rin yun. So, tatanggalin ko ito na badhay. Ganito ang pag-ano natin na slice. Yan. Ganyan. Maliit lang po ito. Kasi yung laki ng buti ng palay. Yan, malinaw yung mata nyo ha. Yan. Yan. Huwag natin ilalagay sa marumi. Kailangan hawakan lang po. Hawakan lang yan. Dito na natin ipapats sa pinag-slice ang kanina. Itatagpi po siya dahil merong butas doon na same lang ito. So, hindi po natin nakita. Dahil sa sobrang liit. Pero makikita naman po natin yung pagkabuhay na. Nakasunod na sa akin. Nakasunod daw. Ito yung pambaging tape. Ito yung ating ginagamit. Parang surgical tape. Yan, ito talaga ginagamit dahil kusa po itong natutunaw pag tumatagal. And then, dahil po yung active po yung ating mata ng ating badhay, kusa na po niyang bubutasin yung ating. So, within 18 days din, Sir Roland? Okay. 18 days din. Ito kasi dumidikit. Pwede mo ganyan. Yung ibang technology po, binabali po ito. Yan, babali po natin ha. Para po ang nutrients ay mapokus po doon sa mata. Bablock. Binablock po. Hindi babalik siya. Papaganon. So ganito na after 18 days. So makikita niyo after 18 days na green. So ibig sabihin, buhay siya. Buhay siya. Buhay siya. Wala pa kay ano. Wala pa kay St. Peter. Wala pa siyang kontrata kay St. Peter. Wala pa. So ito na. Ibig sabihin, dikit na yan. So kailan po putulin yung after portion, sir? Ito, makikita mo na siya pag sumigol na. Okay. So, puputulin siya. Labas na ito, itatak mo na ito kasi buhay, di ba? Apo. So, ito lang sa hand, ito ang... Yun na ang magtutuloy. Ito, yan, parang ganito. Ganito na, ito na. So, pakita natin yung kanyang end product po. Yan. Ituro niyo po, sir, wala. Ito na ito, dinilip na ang ano. Ipaharap natin sa ano. Yan pong nakababa lang daw po. Ito pong part na ito po na naka-patch na yon na kinuha na po natin. Yan na ang bagay. Ito na po yung lalabas. So, ito na po yung lalaki at bubunga ang calamansi. Roll of thumbs again? Ang advantages po nito, with almost a month, kapag magandang alaga, 2 to 3 months, magbibigay na siya ng fruits. Mm-hmm. Yan yung nabibili natin. Si ito it po, marami pong nagbabad na nasa lower portion. Madali po siyang i-attack ng Phytophthora. Dapat almost mga isang dang after 2-3 cm. Para pag tagtalim ka, dapat hindi aabutin yung pinagpats. Hanggang dito lang po. Ano yung rule of thumbs natin sa tulits para ma-preserve natin o kaya mapangalagaan natin itong... Ang ginagawa kasi natin dito, sir, pag, para ma-preserve po, unang-una po, kinakailangan po ito nakataas. Mm-hmm. Hindi po, sa Baguio po, meron po technology na naka-elevate dahil mataas po yung fungal disease. Pero ito, mga ano na po ito, fungus,
At dinitreat po talaga natin siya ng pwedeng organic, pero mostly gumagamit na tayo ng mga fungicide. Right. Dahil mataas po ang infestation ng fungus sa citrus. Saka dagdag ko lang sa sabi ko, roloktan po natin, dahil po ng tutubol dito na sprout, tatanggalin po natin. Water, yung pala tinaanin sa water sprout. Ito na nito. Itas lang po. So next po natin, para mabilis na po tayo, yung mga may katanungan po, sagutin na natin iba habang dinedemo ni Sir Roland yung ating marketing. So ilalapit ba natin yan? Yung dito na lang, kasi. So may mga question na po ba tayo, Sir Diego? At tanong daw eh, kung pwede daw po ba bumili ng seedlings, mga grafted plants, pwede daw po ba tayo, pwede daw po ba silang sumadya sa atin? Hindi pa po kami open. Pwede po kayong mag-ask muna po sa aming accredited nursery. Open po yung aming website or tumawag para magbigyan po kayo ng aming accredited nursery na pwede pong mag-serve sa inyo. At halos same lang po yung presyo. Sa ngayon po, nakasarap pa rin po ang DPI. Due to COVID-19, quarantine pa rin po kami. You can ask only seeds and seedling ng mga vegetable. But in the term of fruit-bearing trees, hindi pa po kami pwede mag-offer dahil nasa loob po siya, naka-quarantine din yung seedling. Pero hopefully, pagka nawala na po, makapag-bili na po kayo sa amin. So, Sir Roland, yung ating marketing tayo. So, kung gusto natin paramihin ito, namumunga natin kalamansi, hindi tayo kumuha dito. Halimbawa, yan isang part na yan, ang gusto nilang ito. Okay, sige. Pwede natin kunin. Sige po. Ito, mamakot natin. Pukuhan muna natin yung lapad, siyempre, rolog tab. Gaano ba yung kalaki yung iwa? Kalaki yung branches. Dahil maliit ang stem, hindi tayo pwede kumuha ng 1 inch. So, kukunin po natin yung circumference. Iikot daw po yung ating plastic. Yan, yung lapad. Oh, mga 1 inch. Kalahati lang. Kalahating 1 inch. Half inch, sabi ni Sir Ronald. So, mahalo tayo dito. Hanggang natin yung bark. Yung bark hanggang sa tambiyong. Same po ang rule of thumb, doon po kayo kukuha sa semi-hardwood. Huwag po doon sa pinaka-puno dahil matigas, in between po nung softwood na hardwood. Yan, dapat po ay matanggal natin. Yung mga nag-mamarkot po ngayon, napakahalaga po ito, lalo yung rubber tree, napakamahal. Yan ang ginagamitan po nila dapat ng marketing. So, ikotin natin. Lalo na kung may mga alamo kayo. Mahalaga po na ma-open natin yung kanyang cambium layer dahil pag hindi po natin naalis yung lahat na balat, babalik po yun. Gumagamit po tayo ng panali para makuha yung kanyang circumference para hindi po humaba yung gap. So, tatanggalin natin yung... So, second step ay kinakaskas po ni Sir Roland. Para matanggal daw po yung daanan ng tubig at nutrients. Yung cambium layer kasi, Sir Roland, nandun daw yung xylem M. Phloem. Yung po yung xylem po ay daanan ng tubig. Yung phloem po ay food. Para hindi na po sila dumaan doon at ma-stress, magpo-form ng kalos. Pwede isang technique pa dyan. Pwede pwede gagawin natin dyan, Sir Tolis. Isang technique ako nung nakita. Maglalagay na. Maglalagay po tayo ng activator. Activator. Root activator. Kung meron po kayong tinatawag dito na pampalago ng buhok. Aloe vera. Aloe vera. Pwede mo siyang kaskas doon sa... Pinag-anuan. Yan. Kaskas ito po yung... kabila. Pagkabila. Yan. Low-cost na roto. Rot hormones. Ang tawag yan. Local na rot hormones. Para mas mapadali po natin siya. Mapa. Ngayon po na yan, sir, na saan mo na naman yan akong technique. Marami ko talaga yung technique, sir. Yan. Isa pa yan. Pwede yan. And then, anong ginagamit, Sir Roland, na... Ito ay...
sphagnumos. Kumos, o sphagnumos. Kailangan natin ito, ay babasain natin ito. Pagpita, napatay mo. Sige, kung narin, basa na yan, Sir Roland. Parang yeah. Tayo magbasa. Yeah. Yan. Okay. Pero pipigaan pa rin natin. Uh-huh. Maubos. Para kang sanay-sanay na maglaba. Kung wala po kayo nito, pwede po yung pop-up wireless. Pero pagka lupa pong gagamitin nyo, kailangan na ito hindi. Kasi, ang advanced kasi pwede natin magbitawan. Ah, yun po. Ang lupa. Hindi. Wala sa baba, para katingala nandito sa mata mo. Saka isa mo yung kasi. Yes, sir. Nolly. Sapa kasi yan, transparent kasi yan, pwede mo makita kagad yung kung lalabas yung sugat o hindi. So kung lupa po, dapat magandang mixture nyo, hindi po sobrang clay. Mm. So haluan nyo po yun ng mga... So ito ay kailangan din natin ng plastic. Okay po, okay. Sir. Pwede rin yung mga bote, yung mga... Ah, o bote ng mga bottled water. Mm. So transparent siya, sir. Bakit transparent? Pwede bang itim? Baka maitim ang kanyang buti. Mahingin. So usually po, ginagamit ay... Transparent. Para yung gagamit na maitim kasi hindi natin makikita ng ugat. Ugat. Tatanggalin mo naman yung kung may ugat. Okay. Kailangan kung may stroke, pwede. So yun po, Sir Roland, ilang buwan bago umugat? Buwan ba? Ang citrus, mano na ito mga 1 month. Ah, 1 month pwede na siyang alisin. Okay. So, isa pong technology yan na pwede nyo kung maparami yung inyong mga citrus family o other crop. Ito po kasing mga technology natin yan ay may ina-adapt share na klase ng halaman. So, yung ating pong mga dwarf na halaman, katulad ng calamansi, pwede natin yan gamitan ng marketing. Pero ang disadvantage po kasi nito, wala siyang primary. Madali siyang matumba. Oo, so ang ginagawa po namin dyan, dinalagyan po namin ng primary root, yung tinatawag nating double root stock. Seedling. So yung principle po ng double root stock ang i-apply natin. Ano ba yung mga pwede natin i-markot, sir? Yan po ang marketing. Aside from calamansi. Yung citrus, pwede i-markot natin. Tapos ito mga... Chico. Chico. Durian, pwede rin naman. Dorian, Pocado, pwede na natin imagot. Kalang, lalagay tayo ng mga ano, primary roots ulit. After 18 days, puputulin na, so, paano ang pagtatransplant? After 1 month, makikita niyo ito, may ugat na. Pag puti pa, hayaan niyo na muna. Kailangan niyo mag-dark brown po dahil ito. Halimbawa. Yan. Ano po ba yan? Makikita nyo na ito, nagbra-brown na. Yan na, ikakat nyo na ito dito. Sa pinaka-lower portion. Saan po yan? Yan. Hindi po sa taas. Kailangan ang pagkat natin. Pag tayo ma-excited na dito, kailangan dito. Sa baba. Kasi ang kukunin natin ay nasa upper portion. And then? So, kailangan din natin, tanggalin natin itong plastic. Okay. Oo. Yeah. So, so makikita na po ito yung mga ugat. Tapos tatanim na natin yan, Sir Roland. So kung hapon mo inano, alasin ko, tinanggal, pwede mo siya ibabad muna sa balde hanggang dito lang tubig para ma-ano niya ang ugat dahil makapag-absorb ng moisture. Ibababad muna natin. So, so pinabukasan, pwede na natin siya tanim, mga ganyan. So habang nagtatanim po si Sir Roland, pwede po bang i-demonstrate yung ulit yung pagpatanim ng manggamak. I-review nyo na lang po yung aming video from Katako Studio. Valentino de Jesus Ramos, good morning po. Kailangan po ba na bibilad sa araw ang kalamansi at kailangan po ba lagi din basa? Ano Sir Roland? Lagi na po bang basa Sir Noli ang lupa? Hindi, hindi kailangan basa lagi ang lupa kasi magkakaroon ng mabubulok. So, mabubulok. Tama lang po, well-drained ang lupa at
stress ang gamit sa calamansi. At the time po na dry season, ang gawin nyo po ay diligan nyo yung calamansi. Aloe vera sap or extra po, extract po, ang linalagay. Alin po, sir? Ang ano po, kunwari po, ito po yung ano, yung aloe vera. Yun lang sige, po yung ano. Sige, mo sa kanila para makita sa akin. Yun lang po yung ano, pipigayin nyo lang po siya, o kaya kisposin nyo lang po siya. Pwede na po yan, kasi meron na po siyang katas. Okay, sap, sa pagkatuwid, sap. Sige po, Sir Joseph Chowa, watching po. Okay po, patuloy po tayo, sir. Kailan, sir, pinakamagandang maglipat na or mag... Putol. Anong oras? Late in the afternoon, early in the morning. Yeah. At tatanggalin po kalahati lahat na dahon. So, may mga question pa ba, Sir Diego? Ito lang yung question kong pila. Kunti lang ang tatanong ngayon. Gusto ni Ma'am Kata na i-rewind. So, yan, Sir Roland, diretso po tayo. Ito, kailangan po ba nagbibilad sa araw ang kalamansi at kailangan po ba lagi din basa ang lupa nito? Oo, nasagot namin na kanina yan. So, hindi kailangan laging basa yung kalamansi kasi pag laging basa, nagkakaroon na ng fungus yung ganyang lupa. Phimosis, phytophthora, yan po. Ang namaan. Okay. Tapos yung local rooting heart hormone, yan yung aloe vera sa yan. So, sir, continue, Sir Roland. So ito, yung pagkakat natin, yung mawa ito. Nakita na natin na iba, ikakat na natin ito para maalis natin ito. Tapos, paano daw po ba i-resolve ang kalamansi na nagbubulaklak pero hindi nagtutuloy? Binigyan naman daw po ng FFJ at Calpos na hugas bigas. So, ano po mong pwedeng problema doon? First protein siguro or other possible na naging problem niya is yung overwatering or kulang din po siya sa tubig. Isa pa doon, kaya hindi nagtutuloy yung kanyang ano, yung bulaklak. Nagdidipong, kumbaga nalalaglag. Nagbabawas to. Nagbabawas. Kasi nagkakaroon ng tinatawag na self-thinning yung... Halaman. Halaman. Self-thinning. Self-thinning siya. Hindi lahat kasi na nalalaglag ng bulaklak ay nasisira yung ano, yung bunga. Meron kasi yung ano, yung kalamansi. Pera mo na siya, Lola. Pero siyang petals talaga. Meron siyang petals kasi. Pag ito yung kalamansi, nagkaroon ng bulaklak na ganyan, kusa siyang malalaglag na ganyan yan. Oh, yung petals. Tapos makikita nyo, yung parang maliit na yon. Na kuntil na bilog. Parang kuntil na bilog. Parang ganito. Kuntil yan. Ito na po yung buko niya, parang bunga. Parang ganyan na may iiwan. Ito na yung kanyang bunga, Sir Diego. Huwag silang mag-worry. Kung nalaglag man yung kanyang bulaklak, ang kasunod nyo ay bunga. Oo. Normally po. Normally po yun. Normal yun. Yan. Aside from self-thinning, normal po yung pag-shade ng kanyang petals. Dahil ang bulaklak po, ang sunod po niyan is fruits. Yan. So tama yung ginawa ni ma'am, naglagay siya ng calcium, fermented fruit juice. C2-it lang po na paglalagay nyo ay hindi po at the time at mainit. Dahil pwede po maka-harm sa plano. Sige, Sir Rona, next diretso po. So ito, tuyo na siya kung hapon mo yun ano, ilagay nyo sa tubig, sa inbox. Na may tubig. Na may tubig ang ano dito. Ang tubig. So after ito, clap, pwede mo na siya itanim. Pero bago na itanim, sa paso, pwede ka maglagay ng graba. O, payballs. Graba. O, mga basag na ano, na, sige, hawa ka namin troll, ha? Sige po. Ito po yung graba. Okay. Yung lower portion daw po, maglalagay tayo ng gravel drainage. Bakit tayo nagamit nito? Dahil ito yung butas, maliliit lang para hindi siya maano ng tubig, ma-overlap ako. Ito, na-mixture na lupa, ilalagay na natin ito. Kalahati. And then, i-position na natin yung ating halaman. So, ang ginagawa po ni Sir Roland is transplanting. Pag malaki po yung dahon ng ating pong mga seedling, pwede siya bukitan. Hatiin po natin. O katulad niyang malago, pwede natin po siyang itrim. Yan, ipapakita ni Sir Roland.
Yung other dahon po, babawasan natin para yung sinasabi ng mister na ma-preserve yung kanyang carbohydrate in moisture at hindi mag-evapotranspiration, yung tinatanggap evapotranspiration. Yan, binabawasan po. I-acclimatize, ilagay sa shaded area, huwag i-expose. At take note po, lahat na binarkot ay hindi dinadirect sa lupa. Tama ba, Sir Roland? Okay, pupunla muna natin. So yung mga may tanong, magtanong na po. Open na po yung ating itanong mo sa Tide Europe. Reminder lang po din lang, kapag po kayo nagtarin ng barkot, iwasan niyo kung galaw-galawin na ganyan. Madidisturb po yung formation ng kanyang roots. Mahalaga po yun. Mahalaga po yun. Lahat po ng mga cuttings, sa naman po ang tanim nyo, kalahat ng cuttings po, barkot man, bawal po siyang magagalaw-galaw na ganyan. Okay, so may time pa tayo sa Diego, cuttings tayo. Sige po, last na lang. Wala naman nagtatanong. The most rapid way of method of propagation is cutting. Poputol ka lang, meron ka lang. May ubas ka. Ubas, sige. Yung mga nag-uubas. Nag-uubas. Ito ay galing sa mother plant natin na ubas. Ano pong variety niya? Ito ay yung ginagawa lang wine. Okay, katawba. Bigyan natin information, katawba po ang ginagamit sa atin pong mga ubas dahil sa native variety na maasim and then ginagawa siyang rootstock. Can adapt in any condition sa buong Pilipinas. Yan ang tituro ni Roland na pag... So ito, kailangan din natin ito. Ilang nodes, sir? Pwede tatlo pag maikli. Pwede naman kasi... Dito tayo. Three nodes? Uh-huh. Ibababad pa ba yun sa tubig? Pwede natin yung ano na ni Sir Nolly. Wow, yung aloe vera ni Sir Nolly. Pili natin siya. Aloe vera magic. Aloe vera magic to, ha? Itignan natin kung gaano ka effective. Very effective po yan. Gaganda po natin siya. Yan. Sir, baka magmahal na naman ang aloe vera ng gano'n. Ayun nga. Gagalak pa natin lang siya. Parang, ano. Magmahal na naman ang aloe vera. Ako, yung mga panot, yung mga ano. May kawin na kayo. May kawin na kayo. Kailangan, hindi natin 40 pinutol, igaganyan natin. Gagalit tayo na stick. Gagamit tayo ng stick. Para pangbutas. Titingnan natin kung saan ang mata niya. Baka tayo magtanim na pabaliktad. Kailangan pagkaano siya. Double ayok. Position. Oh, sige lang, sir. Normal yan. Yan, huwag natin na pabaliktad. Kaya ito ang putol, banda rito. Dito sa taas. Gumagamit po si Sir Roland ng stick para hindi po masira yung mga balat ng ating ikinakating. Isa lang po sa isa. So black pepper, same lang po. Kasi yung black pepper, ito po ating pong mga ano, pwede po sa urban area po. Parehas din sa mga ornamental. O yung may mga cuttings tayo ni Sir Roland, ipakita natin. Ano natin malalaman na buhay na siya? Okay po, Sir Roland. Ganito na ho. Itingnan natin na lumabas na yung uga? Lumabas na. Nawala pa. Pero malalaman natin yan. Pag binuno. Pero huwag natin ito. Malalaman natin na doon, nabuhay na siya. Pag lumabas na ito. Kapag nagkaroon na po ng sprout. Sorry, magkaroon ng sprout na ganyan. At least, nakaano na siya yung bang sprout niya o kaya yung dahon niya ay ano na, nag-green, dark green na siya. Considering po na ito ay buhay. Reminder po ulit na huwag niyo siyang kagalawin. Bakit po hanggang dito po binawa ni Sir Roland? Kasi dito po sa nodes na ito, lalabas po yung mga ugat. So, ang ginawa niya, hanggang dito po yung kanyang baon. Kasi ito ang mag-uugat. Huwag po kayong magtatanim na wala po siyang nodes sa ilalim. Kunwari po, ito. Yan. Ito lang po yung binaon nyo. Hindi po siya mag-uugat. Kailangan po meron siyang nodes. Para kasi dito po siya mag-uugat. And then po, take note po na huwag natin siyang gagalawin gaya ng sabi ni Sir Nolly. At meron po tayong mga technology na ginagawa. Pwede po ito yung tinatawag natin vacuum seal. Ano yun, yung may plastic tayo sa rola na. Pwede. Pwede natin siya
Yung mga may mahihirap po i-germinate, pwede po na. Ito, para mas mabilis. Lahat tataklo ba? So, preserve moisture. No? Yan. Pwede yung mga ka ng baso, ang malalaki, gamitin. Saklo. Yan, pwede yung mga baso. Mga plastic mo. Yeah. Ito po tinatawag na vacuum seal to preserve moisture. Kanilang po lang panali o kung hindi po ay ipang tinatawag natin na mga ano tawag ito? Yung plastic. Plastic. Yeah. So isang dilig lang po and then yung moisture niya ang mag ang magdidilig na sa kanya. Pag nakita nyo po meron po siyang suloy, pwede nyo nang tanggalin at ilagay sa isang area. Sir Roland, nag-question po daw, gano'ng katagal daw yung sa shaded area yung ating pong mga minarkot? Minarkot? Paano natin siya ilalabas pagka may shoot na ba bagong talbos? Hindi, after mga 18 to 20 days, pwede mo na siya ano, sa may araw. Okay, after 18 to 20 days, almost 1 month, pwede nga ilagay na po siya sa direct sunlight. Direct ba o partially shaded pa rin? Medyo naarawan at sa... Tapos sa direct sunlight, bright area lang po. After 2 months, pwede na direct sunlight. Okay, after 2 months. Na ang kalamansi. Okay. Additional din po, sa back yung sinasabi po ni Sir Roland kanina, kung marami po kayong ganito, empty bottle po ng 1.5, pwede pong ganyan. Pwede natin gamitin na ganyan. Ang saklong. Propagation daw ng ornamental. Meron po kayong katulad dito, mga San Siberia. Paano naman ito pinapropagate? San Siberia. Yung isa po sa mga ano po ngayon, ang common, dahil ang San Siberia po ay kahit iwanan mo, buhay pa rin po yan. Pwede ba nga kung mag-demo niyan, Sir Roland? Ikaw, Sir, ang mag-demo. Okay. So, si Sir Loli po, dito muna po kami sa isang sulok. Diyan muna kayo sa isang sulok. San Siberia tripas yata. Ito po, ito po yung dam po ng San Siberia. Okay. Pwede po natin siyang ikat na 1, 2. Magkano bintangan niyo ngayon? Magkano bintangan ng snake plant? Naku, napakamahal. 5,000. Ang gagawin lang po natin siya, unang-unang propagation, lalagyan lang po natin siya ng tubig lang siya. Sa ating mga manonood, hindi po ganun ka-rare ang San Siberia. Maganda po siya pero hindi po siya rare. And? So kung binibentahan po kayo ng pagkamahal-mahal, layo na lang po ay mag-extract po tayo. Meron si Sir Diego daw na kayo. Tatang si Sir Ola. Yung 1 million. Ay, oo. Diyos ko po. Ako, ang gusto po lang, please. May idea ba kayo, Sir Diego, bakit nagmahal nyo ng ganun kamahal? Pupunin lang po natin yung sap nito. Buhat daw ng breathing. Breathing. Tatanggalin po natin yan. Nakahala po natin siya sa tubig. Yun yung the magic of Boston. Ito yung bago pong propagation. Anaa. Yung isa sa mga grower. Tung-tung-tung. Shampoo ba yan, sir? Yan. Then, naging gubat na yung mesa. Lalagay lang po natin siya ng ganyan. Sa propagation kasi tayo. Lalagay lang po natin siya ng ganyan. Soon. Until ilang... After mga 60 days. 60 days. Makikita nyo, unti-unti na po siya magkaroon ng ugat dito. Then, pag nakita nyo may ugat na, tatransfer nyo ulit doon sa isang tubig na wala na po siya growth hormones. Okay. Nari po, wala na. Pero na siya. Pero na siya pong ilipat niya po siya ulit dito ng 1 week. Yan. Anong reason guys siya sa 1 week? Para po parang yung growth hormones po niya, parang nakugasan lang po siya. Makapag-absorb siya ng panibagong growth hormones. Parang wala na natural lang. Maiwasan din yung pagkapulok niya. Yes. Sabi sa Diego. Pero pagkatapos ng 1 week, pwede mo na siyang itanim sa permanent. Eh, meron na kayong pagtataniman. Meron na siya. Tulad nito, sir. Yan. Uy! Yan. Pinim na siya. Itanim po dito sa plastic. Gano katagal? Bago, Sumibol ulit. Magkakita nyo, amat lang.
Kakaroon na po siya ng panbagong sprout dito. Okay. So, ang napapamahal po sa mga San Siberia, yung kanyang paso. Meron tayong meron, katulad po nitong Wellfield. Medyo mahal din po siya dahil sobrang bagal yung kanyang propagation. Ang tagal kasi na propagation niya. Ang tagal niya sumibol and then yung characteristic niya. Pero ito po kasi, iba rin ito, medyo po card. Medyo mahal din po ito siya. Yan, nabubuhay din yun. Pero may iba, mabilis lumaki, tipong... yung ordinary po, okay lang po yun. Pero ngayon po, problema natin is yung availability. Tino-hoarding ng iba, pinamamahal, and at the same time, pinalalagay sa magagandang paso para mag-tobli. Kasi ito, ang tagal kasi bago siya mag-suwi, sa totoo lang. Ang tagal bago siya mag-suwi. Or mamenti na maganda talaga. Mamenti talaga. So, kahit sabihin mo madaling palakihin, oras din naman ang kalaban. Yeah. Yes, yeah. So, San Diego. Yung iba kaya medyo mahal dahil oras din naman ang hinubol nila dyan. Panahon. 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 Which is mahal. Ang oras hindi nababawi. Pero ang hand-planting material, pwedeng-pwedeng makarecover niyan. Yeah. Salamat, Sir Roland, sa oras niyo. Anong next? Sige, paso tayo, Sir Roland. Huwag kayong mahihiyak. Huwag kayong mahihiyak. Propagation ano, lang. Maparami natin ang mga ano. Herbs. Herbs. Okay. Ito yung mga tinatawag sinta, serpentina. Pwede natin ito mga cuttings. Cuttings lang po pala yan. Mm. Yung iba seeds ang pinopropagate po niya. Pwede seeds, pwede cuttings. Mm. Roll of thumb, aalisan ang down sa baba, node, sabi ni Sir Nolly, nodes pa rin. Dahil sa nodes, lumalabas ang baba. So yun yung Tagalog ng node, mata. So ganito rin ng pagkakat. Buko. May... Buko. So, ito, gagamitan din natin ng stick para ano. O ganyan lang. Huwag na pinahabaan ng masyado. Okay. Masatakpan ng plastic. Mm. Alagalas yan ang bilid. Mga mint. Yan, pakita natin mint. Mint, ganun din. Basil, ating skin po. Sa basil, Sir Diego, meron kang, ano kasi iba-iba klase ang basil. Yan. Merong sweet, merong thai. And usually, ano yan, 1 week. Ito, bago magkaugat. Kasi ginawa ni Sir Nolo yung water method. Using yung water. Sa hydroponic, pwede. Pwede rin yun. Pwede rin ang... solusyon ang mapaparan. Oo. Basta pumalag na. Pwede rin kung gusto malag. Alam nyo, nagka-problema ako dyan sa sweet basil, Sir Tolio. Yes po. Binigyan ko yung asawa ko ng sweet basil. Nag-chives po. Hindi siya naging sweet sa akin, naging sour. Sir Nolly, pakinggan mo yung question ni Sir Nolly. Ano yung Sir Nolly? Di ba sweet basil? Oo. Ngayon, binigyan ko yung asawa ko ng sweet basil. Kala ko magiging sweet sa akin. Naging sour. Lagi pa akong pinapagalitan lagi. Baka hindi sweet basil ang binigay mo. Sour basil. Mga gulang na. Ito po, division naman po. Hindi po lahat nakakating. So, natural method of sexual propagation. Ito po division. Ito naman. Patanggalin ni Sir Roland ng lama. Para natin, ano siya, maparami. Ito. Ito. Hindi hiwalay-hiwalayin. Pwede ito hiwalay-hiwalayin. Ganyan din sa spring onion na lang. Spring onion, leeks, ikakat pa ito sa Roland. Yan. Sa Kurabs. Para sa Kurabs. Sa mga marami natin to. Muslim brother natin. Assalamualaikum. Yan. Sa Kurab ay anong other terms ano sa Kurab? Yan, is sinasama nila sa pagnotoy ko. Diba? Palapa. Palapa. Yan, ganyan. Pati shallot. Ganyan din sa Kurab. Salot, bawang. Bawang. Yes. Nasisipa kasi sa Roland. Yan. Yung maliliit naman po, hindi nyo nahatiin yung dahon. Katulad po niyang tarragon. Yan. Direct nyo na po yan. Yan. Basta dapat na ano. Basta pag malaki po, patiin. O pwede na pang samahin. Samahin. Bakit kaya? Napaka-importante ba, Sir Roland? Nakikita ko kasi kanina, pinipigan mo pang ganyan. Parang nagmamasa lang yung baga. I got sticky. Yes, kasi. Lumpas eh. Ganun ba? Kasi ang roll of thumb kasi, bakit pinipigan ganyan? Para po parang yung roots niya at saka yung soil niya mag-contact. Para madali po siya magka-ugat. Yung po yung rule niya, kaya kailangan pinipress mo ganyan.
Parang sabi, here come the sons, here come the brides. Parang ganun. Ito na po, katabi na tayo, parang ganun po yun. Tapos ano pala, so hindi 100% successful ang pagka-cuttings. Normal po ako. So normal po yun na may chance ang mamatay. Yes. So preserved moisture po, pwede kayo maglagay sa ibabaw ng mga mulch katulad po nitong copper dust, ipa, pag mainit, lalagyan nyo lang po yung sa ibabaw. So dun po sa mga nag-garden, okay lang kapag namatayan sa simula. Oh, madali man lay cuttings. ang goal niya naman is matuto at mag-practice. Yes, tama. Kaya eventually bababa din ang mortality rate ng mga halaman. Oh, as an expert sa Roland, ano masasabi mo dyan sa mga manonood? Saan kanila pwedeng kontakin yung mga gustong magpa-service sa bahay, magpatanim, gawing kang consultant? Please plug your number. And how much your consultation? So sa mga gusto po nga anyayahan si Roland, lecturer, sa gusto naman pong Saturday, Sunday, available po siya ang kanyang pong time para puntahan at visit yung inyong mga farm. So, paki-comment lang po yung inyong pong name at saka ibigay namin ang contact number ni Sir Roland. Anong masasabi mo sa mga young generation ngayon na nai-engage na po sa pagtatrim sa Roland? Yung mga bata na magsisimula pala sa farming. So, dito tayo. Upo tayo muna para... Hindi tayo makita na kasi sa dami na sa may halang tayo. Sir Roland, anong masasabi mo sa kanila? Yeah, kailangan ano sila sa panunod para... Panunod lang? Sa mga propagation. Ah, mga vlogs ba? Hmm. O ano pa? Sige po. May vlog ka ba, Roland? Wala? Wala pa. Ah, soon. Sure. Yun lang ba? May babatingin ka ba? Yung mga boss mo dyan sa Bureau Plant Industry. Ha? Okay lang. Kilala na tayo. Ah, si Sir Glenn, si Sir George, si Ma Mary Ann, si Boss Molly. So, yung mga kababayan mo sa Sama, Rota, may libre yan. Libre air time dito. Oh. Pagkikita ka nila. Patupatiin yung mga nakakilala sa'yo. Ano, mga kababayan, yan, tingnan nyo kung paano mag-alaga ng mga laman at yung pagpaparami. Artista na po si Roland ngayon. Mahal pang airtime na FM. So, yan po. Sir Diego, may question po ba tayo? Wala naman? Siguro, kung ano, doon sa mga gusto magtanim ng puno, kung gano'ng matagal ang kailangan nilang itayin. O, sir Roland. Grafted, on average. Average daw ang grafted. Magtanim po sila ng puno sa field. Halimbawa, mga citrus, ganyan. Ay, i-group natin, citrus, how many years? Ang citrus, pag galing sa puno, mag-aantay ka ng 7 years. Pero kung mga ganyan, guyabano, 3 to 4 years, yan, mamumunga na, atis, yan, mabilis, guaba. In short, mas maganda na bumili na ang grafted kapag so, kung ito, mas maganda grafted. Sir Noli, meron nanonood sa atin no, sa Kabul, Afghanistan, si Sir Pong Colliado. Good morning daw po, Sir Roland. Si Sienna Abelio, available din po ba ornamental plant sa BPI? Sir Noli? Available, pero hindi pa tayo. Rina Abelino, OA ng Dok sa Sweet Basil. Pero natawa siya. Giselle Amora Gonzaga, bakit ang hirap po paugatin ng Eugenia po? Ano po ba ang best na gawin po? Eugenia yung pula na tip cutting lang po at yung pinakita po na may plastic din po si Rolet. Okay. Mm-hmm. Yan, ganito po. Tip cutting, pinakadulo, itutusok nyo po, alisan ang lower portion, ilagay sa madilim. Wala po talagang araw and then alagyan ng ano. Yan po yung sekreto sa UG. Anong trees ang pwedeng itabi sa kalamansi? Dahil open ang kalamansi, ano bang pwede? Pwede kasi pagsamahin ang dragon fruit at kalamansi. Yeah, pwede. Ano pa pwede sir sa kalamansi? Ang kalamansi kasi pwede rin sa ano, coconut kalamansi. Coconut kalamansi, ano pa po? Wala na? Pwede rin yung ano, langsones and kalamansi. Okay. Paano po bumili ng seedling sa inyo? Wala po, hindi pa po open. Romeo, Dairit, greetings, pwede po ba sa cuttings ang guava? Pwede. Sugar pwede. Apple. Pwede rin. Sugar apple is atis. Mm-hmm. Kuya Mano? Hindi. Abduhat? Hindi. Hindi rin. Ano pong recommended na soil mixture para sa cutting?
Pure na coco cuerdas pwede tayong gumamit. Yes. Or 1-1. Sa mga soft, ano, ornamental, mga ganyan. Ang gamit ko ay 1-1 na garden soil at coco pit. Oh, sa iyo, Sir Roland, anong gamit ko po para sa... Mga cutting. Oo. Ang ginagamit ko yung sandilong. Sandilong, medyo mabuhangin. One part noon, compost and composting material. Bulok na ipa or other... drinking material. Basta ang mahalaga, ano, hindi istakan ng tubig. Hindi istakan ng tubig. And at the same time, malinis. Mataas po ang porosity, hindi po lumsol. Wala po lumsol. Tsaka ang malinis. Malinis yung clean. Kasi, kaya isa din sa mga rason kung bakit namamatay ang mga cuttings ay dahil tinatamaan ng fungus o kundi bacteria. Kaya manapakalaga yung soilless. Dahil naalala nyo, Sir, si Roger na umaman sa cuttings ng paminta. Mm-hmm. At yung kanyang kape sa Cotabato, wala pong soil. Sun, binubuhusan ng kumukulong tubig. And kinukulong po niya, tinutusok din yung mga cuttings. Pwede po yun, pure sun. Shout out po sa Regulatory Division, watching from DERFU 10-11-12. Sir, may kilala ka? Mga kaibigan ko dyan sa Region 12, sa Regulatory. See, wala kang babalik na po. Nanonood kayo ang NSC Center. Thank you for answering my question, Maria Sakaido Picarda. And may tumatawa, si Carolina Jean Cesar. So, Sir Noli, may babatiin kayo, Sir Diego. Si Mama Lai, thank you, Mama Lai, ang aming director. Floor director po namin yung si Mama Lai. Every event po siya, siya po yung nagdidirect sa amin kung dapat gawin. Siya rin po yung nag-makeup sa amin para lagi kaming gumanda. Kasi sigurado, sinisigurado po niya na pag tingin po niya sa camera, pogi kami. Kasi paglabas mo namin, hindi na kami pogi. Dito lang po. Tuwing webis lang kami pogi. Pati sa Ligo City, nakarating na tayo. Fruit basket, kaming Danao. Sir Diego, ano po masasabi nyo? Yan po, so, sa mga... Maraming salamat sa mga nakikinig. Sa mga taga-UP. Mag-imbita tayo ng mga expert sa UP, Sir Diego. Sana nga po. Makapag-imbita tayo. Next week, Sir Noli, ano natin? Herbs and Spices? Tutuloy natin yung propagation kasi gawa ng marami nag-ano ng ornamental. Imbitan natin pa rin si Sir Roland. Kasi di ba na napapansin, very trend ngayon yung ornamental ngayon. Natatakot po ako pag-ornamental ang pinag-usapan. Kasi nakita ko si Sir Diego naman ang mag-de-demo sa next week. Ano yung ornamental niya? Hydroponics. Technique or kung ano yung Papulungan. Kasi nakita ko sa Facebook, Sir Tolis, meron ng 100,000, 50,000, nalaman. Ako, Diyos ko po. At magpapasko. Mm. So, para yung mga kin maintenance, dahil ganito po yung Sir Diego, Sir Tolis, marami pong iba-ibang klaseng plantitas. Meron po silang nagko-collect lang na puro hingi. Puro hingi. Meron naman nagko-collect lang, mamahalin. Mm. Pero hindi nila alam yung technology kung paano para may nangangaan. Meron naman pong mumurahin lahat ng kinokolek. At meron pong alam lahat na scientific name. Pero hindi nila alam kung paano yun palaguin. Lahat pong plantitas, next week po, abangan nyo po kami. Magsasample po kami ng demo ng pag-aalaga, paglilipatanim. At kung makakadala po kami ng mga rare plant, o yan po, papakita po namin. So ito pa rin po ang inyong professor, si Sir Collins. Kasama pa rin po si Sir Noli at Sir Diego na nag-iiwan ng bye-bye! Bye-bye! Medyo na-enjoy natin po siya, Peter. Kasi napapanood ng Diego eh. Alam mo kung bakit? Magpapasko. Hello. Magandang pang regalo. Tapos, ano pala, huling payo. Hello. Huling payo po, kung kayo bibili ng mga alaman, siguraduhin. Magtanong po kayo ng mga detalye, makakatulong po yun. Hindi. Pag mas detalyado yung seller, pwede sa labas, pero mas detalyado. Usayin ang kakayahan, angkot at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at imprastruktura. Mga mangyayari.